May binulgar nga itong si Rui Hachimura na ginagawa nga daw ng mga Grizzlies players sa kanila. Pero bago nga nating bigyan pansin yan ay eto muna nga ginawa ni Iggy dito kay Jonathan Kuminga. Pinakita niya nga mga idol ang kanyang talagang leadership na mainly na ambag niya nga dito sa team ng Golden State Warriors. Etong si Kuminga kasi mga idol, this game ay naglaro lamang ng 2 minutes and 51 seconds at meron lamang siyang isang rebound. At dito nga yata sa isang timeout mga idol, itong si Kuminga ay parang medyo disappointed at medyo down ang feeling matapos nga siya na hindi na palaruin ni Coach Kerr. Kaya naman dyan na sumulpot itong si Iggy at mukha ngang pinangaralan niya itong ngang si Kuminga. Now, hindi natin alam kung ano ang kanyang mga sinabi pero for sure yan mga idol ay minomotivate yan neto ni Iggy. Pinapagaang ang loob or in short, pinapamalas ang kanyang leadership. At yan mga idol ang talaga namang main reason kung bakit gustong-gustong ibalik nila Stephen Curry, nila Coach Kerr at ang buong Warriors eto ngang si Andre Iguodala. Dahil from last year compared to this season mga idol ay parang mas madami ang young player ng Golden State Warriors and for sure kailangan nila ng gagabay sa kanila. And alam naman natin si Iggy mga idol, napakatagal na sa NBA, certified veteran, NBA champion pa yan, experienceadong experienceado. Diba't last year nga sa NBA Finals ay si Wiggins naman ang kanyang pinangaralan. At ngayon mga idol, eto namang si Jonathan Kumingang nakaranas niyan. So talaga nga namang napakagandang makita nito para nga sa mga Warriors fans. Dahil etong si Iggy mga idol to the rescue ngayong parang napanghihinaan ng loob. Etong si Kuminga mga idol matapos na palaruin lamang ng halos 3 minutes in the game. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong binulgar ni Rui Hachimura mga idol na ginagawa nga daw netong mga Grizzlies player. Well, sa post-game interview ni Rui Hachimura mga idol ay natanong nga siya about sa physicality nga daw ng series na ito na sigurado nga daw na tataas pa ang intensity, mas magiging physical pa habang lumalalim tayo sa series. At ang naging sagot nga dyan ni Rui Hachimura mga idol ay okay lang naman daw sila sa physical play ng Grizzlies player at ng buong team nila dahil in-expect naman na daw nila ito from them. Since day 1 nga daw ay they knew, sabi ni Rui Hachimura na magiging sobrang physical nga daw netong Memphis Grizzlies. At panapit at panundot na nga dito ni Rui Hachimura na pero kailangan din daw nilang mag-ingat netong mga Lakers player nang dahil paminsan-minsan ay itong mga Grizzlies players ay gumagawa nga daw ng dirty plays sa kanila. Kaya naman nagbabala itong si Rui sa kanyang mga teammates na we got to be careful kasi nga daw sometimes they do dirty plays. Yan nga mga idol ang pagbubulgar ni Rui Hachimura ng mga kalokohan neto ngang mga players ng Memphis. And I think nung game 3 mga idol nakakita tayo ng dalawang dirty plays niya mula sa dalawang Memphis Grizzlies player. At si Rui Hachimura nga ang isa sa biktima doon mga idol kung saan eto ngang si Jan Conchar ay tinulak nga siya sa isang fast break. At eto pang si David Roddy mga idol, tinulak pa rin eto ngang si Rui Hachimura. Kaya naman nagkinit ang kanyang ulo dito. At alam naman natin ang ginawa na eto nga ni Dylan Brooks kay LeBron James na nagdulot nga ng kanyang ejection. Kaya naman sinabi neto ni Rui Hachimura na kailangan na nga daw mag-ingat netong mga Lakers players because sometimes itong mga Grizzlies players do dirty plays.